Mukha kang nagdadana sa pagdere-retiro itong si Danny Green sa kanyang life after basketball. Ngayong player nga siya ng team ng Memphis Grizzlies ay sumali na nga rin siya sa ESPN bilang part-time analyst nga nila. Sabi nga dyan neto ni Danny Green, "When I'm done playing, it's something that I always wanted to venture out into. This is an opportunity to build a resume and can get some reps." Well mga idol, saan pa ba mas magandang magtrabaho ng part-time itong si Danny Green bilang NBA analyst? Siyempre sa biggest platform na nga na ESPN. Etong si DJ mga idol ay naglaro sa NBA for 13 seasons at 35 years old na nga siya. So meaning nasa last chapter na nga siya ng NBA career niya. Kaya nga ngayon ay nagre-ready na siya. At speaking of ready mga idol, etong team ng Philadelphia 76ers ay hindi nga nakapaghanda ng maayos para sa Milwaukee Bucks dahil natalo nga sila mga idol matapos ng clutch 3-pointer ni Wesley Matthews. 92-88 nga ang ating final score sa pangunan neto ni Giannis sa Milwaukee with 21 points, 13 rebounds, meron siyang 8 assists, meron siyang 3 blocks at 1 steal. All around, very nice game para kay Giannis. Tumulong naman si Lopez with 17 points at 4 na 3-pointer. At itong si Wesley Matthews na nakashoot nga ng clutch 3-pointer ay meron lamang 8 points. Para naman sa Philadelphia mga idol, James Harden patuloy na nagbubuhat nga sa kanyang team. 31 points and 9 assists, merong 8 rebounds at 2 steal. Joel Embiid struggling nga mga idol, 15 points lamang tapos 28% field goal percentage. Itong si Tyrese Maxey ay may 15 points nga rin na inambag. 0-2 na sa season ang Philadelphia 76ers kagaya nga ng team ng Lakers. Nakuha naman netong Milwaukee ang kanilang unang panalo this season. At para nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan naman natin ang reaksyon ni Anthony Davis sa kanyang scary injury, scary fall kanina sa laban nga nila against sa Clippers. Sabi nga ni Anthony Davis na magiging okay nga daw siya kahit na nangyari sa kanya yon. May 2 days nga daw siya para magpahinga at gawin yung mga necessary. Mga kinakailangan niyang gawin para maging ready nga daw siya na makapaglaro sa kanilang next game sa Linggo or Lunes naman yan sa atin. Laban nga yan sa Portland Trail Blazers. Pero sabi rin ni AD na titingnan pa nga rin daw niya. Meaning oobserbahan niya nga muna siguro ang kanyang pakiramdam, ang kanyang katawan, yung bugbog niya nga sa pagbagsak niyang yon the next 2 days. Kung lalala ba yung epekto nung kanyang naging scary fall or gagaling na nga siya in the next 2 days. Pero sabi rin ni AD at sa panghuling sinabi niya, sure naman daw siya na magiging maayos nga ang kanyang pakiramdam at magiging ready na nga siya para nga sa team ng Blazers. So sana nga tama yung itong sinasabi ni Anthony Davis na magiging ready na siya para nga sa Blazers. Dahil second game in pa lang tayo mga idol sa new season ng Los Angeles Lakers tapos mawawala na agad si Anthony Davis. So get well soon kay AD at sana nga maging healthy siya throughout the season at maiwasan niya yung mga ganitong pangyayari.